Sabi ng mga tanga at bobong Didi Sheets, Marites daw po ang ating pinag-uusapan. Hindi yata nila alam kung ano ang ibig sabihin ng Marites. Kasi sabi sa Marites, Mare, ano ang latest? Pero alam po ninyo, yung Marites na yon, nagiging mali ang ipinagpapakahulugan sa publiko. Dahil pag nagtatanong ka, Mare, ano ang latest? Dapat sasabihin mo kung ano ang katotohanan. Pero malabo tayong maging Marites kasi pare tayo eh. Dapat Parites. Nagpapatawa lang ako mga tol ha. Pag tinanong tayo, ano ang latest? Siyempre ang pagbabasihan po natin, balita. At ayon sa balita, ito pong si Sara Duterte mukhang nasasaktan. Kaya ngayon sinasabi niya political harassment lamang daw po ang nangyayari, particular sa House of Representatives. Pero bago natin kalimutan, hindi po ito Parites ha. Si Sara Duterte noong July 25, 2024, kasalukuyang binabayo ng bagyong Karina, ang bansa po natin ay umalis ng bansa at nagpakasarap sa Germany. Maraming mga ari-arian ang nasira, ilang mga buhay ang nawala sa mga kababayan po nating Pilipino, pero yung vice presidente po natin nagpapakasarap sa kanyang bakasyon sa Germany. Tapos nung umuwi rito, kaliwat kanan pa ang ginawang pag-atake sa kasalukuyang gobyerno. Napakakapal talaga ng pagmumuka nitong vice presidente po natin. Biruin mo, wala nang apati, nagawa pang kumritisay sa kasalukuyang gobyerno samantala sa oras ng pangangailangan nating mga Pilipino ay nagpapakasarap siya sa Germany. Ngayon, sa House of Representatives naman, meron po silang sariling mandato. Yan po ay partikular ang magsagawa ng hearing in aid of legislation. Pero dito sa mga hearing in aid of legislations na ito, mukhang tinatamaan po ang mga Duterte. Kaya naman, nang sambitin ni Jimmy Guban na ang mga nasa likod ng smuggling of drugs noong taong 2018 diyan po sa Cavite ay walang iba kung hindi po sina Congressman Pulong Duterte, ang asawa ni Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio, at ang dating Presidential Advisor for Economic Affairs na si Michael Yang. Ay talagang mukhang nasaktan yata itong si Sara Duterte. Kaya ngayon sasabihin niya ay political harassment lamang. Pero tandaan po natin, kung ang katwiran ni Sara Duterte ay makatapos niyang magbitiw sa Department of Education, ito pong isinasagawang hearing in aid of legislation ngayon ng Quadruple Committee diyan po sa House of Representatives ay matagal na pong nasimulan. Kasalukuyan pong ongoing nga itong hearing na ito, kasalukuyang isinasagawa at nakasuspended lamang po ito. Pero alam naman natin na kaya po nabuo ang Quad Committee ay dahil magkakaugnay po yung mga sirkumstansya at individual doon sa kanilang hinihir na mga sirkumstansya. In particular, ang War on Drugs ni Rodrigo Duterte, ang POGO, ang extrajudicial killings, to be more specific. Kaya ngayon, pinag-isa po yan, pero ang masakit na katotohanan sa mga DD sheets, tinatamaan yung kanilang mga iniidolo. At ngayon, pinalalabas po nila na tayo po ang sinungaling. Ang pagsasabi ng katotohanan ay walang kasinungalingan. Lahat po ng nakikita natin at nire-reaksyonan natin dito ay nakaayon po sa balita. Si Sara Duterte nag-react at sinasabi niya na political harassment. At ngayon, sineshare lang naman natin kung ano yung sinasabi ng mga kongresista. At barado si Sara Duterte tambalustay dito po sa mga kongresista. Unahin po natin ang naging pahayag ni Congressman Ace Barbers nito pong August 17, 2024. Makatapos po itong magsagawa kasi siya po yung chairperson ng Quad Committee na binubuo po ng apat na committee. Ang Public Order, Public Accounts, Human Rights, at saka Dangerous Drugs. Sabi niya po, no politics behind probe. Barber says, Quadcom only wants truth. Paano naging Marites ito? Eh, nagbabasa tayo ng mga balita. Diba? Even if personalities close to former President Rodrigo Duterte have been mentioned during the House of Representatives Quad Committee's first hearing, Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers still maintains
that the discussions had no political goal. Wala pong pamumulitika rito ayon po kay Congressman Barbers at ayon din po sa iba pang mga kongresista. No one's above the law. Lawmakers reject Sara De La Rosa's claim against Quad Committee probe, August 18, 2024. Leaders of the Quad Committee of the House of Representatives on Sunday denied allegations of political opportunism in their ongoing investigation into the possible connection between the brutal war on drugs of former President Rodrigo Duterte and Philippine offshore gaming operators in the country. Yun kasi yung pinaka main issue dito eh. Yung brutal war on drugs nitong si Rodrigo Duterte at ang proliferation ng pogo sa Pilipinas, particular, syempre, sa panahon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte. To be more specific, in 2019, those were the heyday, sabi nga ng spokesperson nitong PAOK na si attorney na si Dr. Winston Casio. In short, mga tol, walang kwenta talaga ang Duterte administration. Oh, kaya sakit na sakit ngayon na mapakinggan ng mga DD sheets ito pong mga sinasabi po natin dito. Sabi pa po dito sa balita, Surigao del Norte Representative Ace Barbers, who chairs the Quad Committee, maintained that they are simply doing their job. I openly, according to him, praise those anti-drug law enforcers who do their job well and assail those who commit abuses and wrongdoings in its implementation. Ngayon, sa araw po na ito, August 19, meron pong press release ang House of Representatives. At basahin na lamang po natin for our reference kasi sabi nila, chismoso daw tayo. Basahin natin. Saan ang chismis dito? Ha? Press release, August 19, 2024. House Quadcom rejects BP Sara's political harassment claim. Hindi po sa akin ang gagaling ito. Ha? Ito po ay galing sa press release ng House of Representatives. The House Quad Committee leaders on Monday dismissed Vice President Sara Duterte's claim that allegations against her husband Manases Manscarpio and brother Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte are political harassment, maintaining their focus is on uncovering the truth, not playing politics. Yun naman pala eh. Ha? Ang nais ng mga kongresista, alamin ang katotohanan at hindi maglaro sa politika. We are committed to finding the truth based on evidence, not politics. Ayun po kay Abang Lingkod Representative Joseph Stephen Paduano, Chair of the Committee on Public Accounts, one of four House panels investigating links between Philippine offshore gaming operators, the illegal drug trade, and extrajudicial killings during the Duterte administration's bloody war on drugs. If the Dutertes have nothing to hide, they have nothing to fear from our investigation. Kung wala daw pong tinatago ang mga Duterte, wala daw pong dapat ikatakot sa isinasagawang investigasyon ng Quad Committee ang mga ito. Ha? Mga DD sheets. Saan ang chismis dito? He added, our investigation is thorough and impartial. We follow the facts wherever they lead and we won't allow any distractions to derail our efforts. Maganda po ito kasi talagang lumalaban ngayon ang House of Representatives. Nakakatuwa naman kahit paano. Kahit huli man, nakakahabol pa rin. Kasi sa panahon ng Duterte administration, parang sunod-sunuran din itong HORs sa Duterte. Salamat naman ngayon at nagising na sila sa katotohanan. Tuloy po natin. Ha? Paduano stressed that the pursuit of truth and justice is our only agenda and we will not waver in that commitment. Ha? Ang hangad po daw ng mga kongresista ay ang katotohanan at hustisya at hindi po sila magmamaliw sa kanilang commitment sa bagay na yan. Sana po, ha? Baka may mga chismis kasi, baka daw gumana yung kayamanan ng mga Duterte. Pero sana, wag kayong magmaliw.
He also advised the Dutertes to answer the allegations directly instead of resorting to diversionary tactics. May punto siya rito, mga tole. Alam po ninyo, ito kasing mga Duterte, particular itong si Sara Duterte, nung tinanong po ito tungkol din doon sa less utilization of budget, imbis na i-address yung tanong ng reporter, ibinato niya pa sa House of Representatives. Sabi niya, eh, dapat daw House of Representatives ang tanungin kasi less budget utilization daw ito pong House of Representatives. Pero siya tinatanong ng media, no? Ganon ang mga Duterte. Ngayon, dinadivert na naman nila sa napaka-lame reason. Ah, yung mga walang kakwenta-kwentang dahilan na lagi na lamang sinasabi ng mga taong perhaps merong ginawa o guilty o hindi natin alam kung ano talaga, yan ang kadalahilanan palagi. Like for example, si Gerald Bantag, sinasabi niya political harassment daw. Si Arnulfo Tebes, political harassment daw. Si Apollo Quiboloy, political harassment daw. Pero tatandaan po natin na kung tutusin, sa lahat po ng ginawa na ibinintang sa kanila, ay wala pong politika doon. Si Gerald Bantag has been accused for killing Percy Lapid and June Villamor on October 3, 2022 and October 18, 2022 respectively. While Arnulfo Tebes has been accused for killing of multiple of persons at nangunguna dyan si Governor Ruel Degamo on March 4, 2023. While ito pong si Apollo Quiboloy has been accused for sexually molesting a minor and for human trafficking. At lahat po ng mga yan, merong mga complainant. Kaya saan ang political harassment doon? O ito naman, kay Rodrigo Duterte, thousands of complainants ang meron po rito. Ito pong kay Paulo Duterte, kay Manz Carpio at kay Michael Yang, meron ngayong star witness in the name of Jimmy Guban. Ngayon, nasa sa inyo yan kung paniniwalaan nyo o hindi ang sinasabi ni Guban. Kasi pinaniniwalaan nyo si Jonathan Morales eh. Pagdating kay Guban, hindi kayo naniniwala, so be it. Pero kami, hindi kami naniniwala kay Jonathan Morales at ngayon naniniwala kami kay Jimmy Guban. So be it. Ganun lang yun. Ha? Tapos pagka sa inyo, katotohanan pag sa amin kasinungalingan. Nak ng teting na yan, samantala yung hinahangaan ninyo, wala namang maipruwebang ebidensya. Kasi di ba hangang-hanga kayo kay Jonathan Morales, sabi niya may paninindigan daw, lumalaban sa katotohanan. Wala namang maikalap, mailabas na ebidensya kung hindi kanyang salita lamang. E ito si Jimmy Guban, siya mismo ay merong intel report sa mga sinasabi niya. Anyway, lumalayo tayo. Basahin po natin ang balita patuloy. He also advised the Dutertes to answer the allegation directly instead of resorting to diversionary tactics. Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, who chairs the Committee on Public Order and Safety, reiterated that the ongoing probe was not about targeting anyone but about following the evidence. Oh, wala daw pong tinatarget na kung sino, kung hindi sinusunod lang nila kung ano yung sinasabi sa mga ebidensya. Ayon po yan kay Congressman Dan Fernandez. Kung walang tinatago, Tagalogin natin, walang dapat ikabahala, ayon kay Fernandez. Ang kanilang mandato ay malinaw, ipatupad ang batas at siguraduhin na ang hustisya ay makakamtan. Tama kaya yung pagkakatagalog ko? Basahin ko na lang in English. If there's nothing to hide, there's no need to worry, Fernandez said. Our mandate is clear, to uphold the law and ensure that justice is served. We will not be swayed by claims of harassment when the focus should be on the facts. Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barber said, the job of the committee is to follow the evidence where it leads. Political harassment has no place here. We are just doing our job. Barbers, who is the designated chair of the Quad Committee. The truth is paramount. We are not here to play politics, but to uphold the principles of justice and accountability, he stressed. Manila, 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr., chair of the Committee on Human Rights, said, the ongoing investigation is about ensuring
that no one is above the law. Ha? Hindi porkit Duterte kayo, eh, hindi na kayo pwedeng salingin. Kala nyo, porkit Duterte kayo, hindi na kayo pwedeng imbestigahan. Eh, meron ngang mga sinasabi na mga ebidensya, eh, na ang tinuturo kayo, eh, kaya dapat imbestigahan kayo. We won't be deterred by claims of harassment. Abante pointed out, our responsibility is to the Filipino people. We will continue our work without fear or favor, ensuring that the law is applied equally to all. Sana all. Kasi sa Senado, hindi eh. Kitang-kita natin kung paano minumoro-moro ng mga senatong. Ay hindi. Sorry, may mga hinahangaan din pala tayong senador. Yung ilang mga senatong dyan. Yung ilang mga senador na talagang kitang-kita po ninyo ang loyalty sa isang tao or group of individuals or organization. Oh, yung isa nga dyan, sinabihan pa ni Congressman Akop eh, lapdog saka real opportunist. Hindi nakaporma kasi sabi ni Senator Ronald De La Rosa, eh, humihingi siya ng sorry. Oh, ito na yung sinabi nitong si Congressman Akop. For his part, Antipolo 2nd District Representative Romeo Akop, Vice Chair of all four committees, said, We are here to uncover the truth, not to play political games. If there's nothing to hide, there's nothing to fear. Our focus is on serving the people by ensuring transparency and justice. We will not be distracted by unfounded claims of or political maneuvering. Yan po ang pahayag ha, nitong si Akop. Another press release, August 19. Basahin pa rin natin ha. Kasi sabi ng mga DD sheets na mga tanga at bobo ayon kay Banat Bay, hindi po sa akin naman ang galing lang yan eh. Ang sabi sa inyo, mga DD sheets, ng kapwa ninyo DDS, na si Banat Bay, mga tanga at bobo kayo. Lalong-lalo na yung mga nanonood kay Maharlika, tanga at bobo daw kayo. O, basahin natin. August 19, House leaders urge BP Sara to persuade Congressman Pulong and Attorney Mans to face the probe and speak the truth. Yun talaga ang dapat. Kung wala kayong tinatago, humarap kayo sa Kongreso. Sabihin ninyo ang bersyon ng katotohanan. Sagutin ang mga katanungan ng mga kongresista. Ganun lang yun. Ako, pag ako'y inakusahan at alam kong wala akong kasalanan, aharapin ko yan. Magsasalita ako. Ganun lang yun. Vice President Sara Duterte should convince her husband, Lawyer Manases Manscarpio and brother Davao City 1st District Representative Paulo Duterte to come out and tell the truth regarding witness Jimmy Guban's allegations. By the way, eto naman si Pulong Duterte, in fairness ha, bagamat hindi pa siya nagsasalita sa Kongreso, nagsalita na po ito sa mainstream media. Sabi niya po sa mainstream media, wala daw pong katotohanan ang mga sinasabi ni Guban at hindi niya daw po kilala si Guban. O yan ha, yung pinakabuod ng kanyang sinasabi. At ito daw po ay malinaw na political harassment lamang, katulad ng sinasabi ni Sara Duterte. House Deputy Majority Leader Jude Asidre and House Assistant Majority Leader Jill Bungalon gave this advice to Vice President Sara Duterte even as they told her to drop her diversionary rhetoric, which does not add anything of substance to the public disclosure. VP Sara is better off convincing her husband Mans and her brother Pulong to join the House Quad Committee investigation. Mag-asawa ba talaga yung dalawa? Kasi never naman natin nakitang magkasama sa public eh, no? This will benefit her beleaguered family and the Filipino people who like us want answers. Beleaguered ang ginamit na salita, ano? Magulo ba buhay ng pamilya na yan, mga tol? We assure BP Sara that Attorney Mans and Congressman Pulong will be given to the courtesies and respect due to them. Given their stature, walang halong politika ito. Pawang katotohanan lang ang pakay ng Quadcom. O yan, ang linaw-linaw. Ha? Sinasabi po ng mga miyembro po ng Quadcom, ng chairperson, vice chairperson po nito, na wala pong halong pamumulitika. At kung wala kayong itinatago, wala kayong dapat ikatakot. Ganun lang po kasimple yun. Ha? Eh, ang problema kasi sa inyo, parang takot na takot kayo eh. Lalo na nung nagsalita itong si Guban eh. Balikan nga natin yung pahayag ni Guban nitong nakaraang araw, mga tol.
Kasi nasa sa inyo yan kung paniniwalaan nyo siya o hindi. Pero ulitin po natin ito. Hmm? Ulitin po natin ito, mga tol. Yan. Pero, Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail. Hindi tatagal ang buhay mo. Divorce, Your Honor, sinabay niyo pa pati anak ko. Alam namin kung nasaan yung anak mo sa Makati. Madali kidnapin yan. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako sipain, bugbugin. O muli ah, tatanungin ko kayo mga tol. Naniniwala po ba kayo sa pahayag ni Jimmy Guban? Ganun lang naman kasimple yun eh. Kung pinaniniwalaan ninyo, so be it. Kung hindi, ganun din. Pero pakinggan natin, katulad ng ginawa natin pakikinig sa walang kwenta at convicted na si Jonathan Morales. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang. I wish to express my intent to be part of the investigation. And I undertake to tell the truth in nothing but the truth. To shed light on the proliferation of illegal drugs. Should you consider me as one of your resource person, may I respectfully request... Sabi ni Noli Marquez, si Morales tumistigo laban kay PBBM, walang bulletproof, at atatapang atao, pero si Guban naka-bulletproof. Makikita mo na siya ang nagsasabi ng totoo, yung may bulletproof. Ganun ba yon? Eh ang problema kasi, ganito lang naman yung paniniwala ko eh. Ha? Si Jonathan Morales kasi, ang sinisiraan niya, si Pangulong Bongbong Marcos na hindi mamamatay tao. Itong si Guban, ang sinasabi niyang involve, mga mamamatay tao. Sa tingin mo, gagamit ka ba ng bulletproof kung yung inaakusahan mo ay hindi naman mamamatay tao? O yung inaakusahan mo ay mamamatay tao? O baka sabihin nyo, chismis na naman yan. Hindi po chismis. Si Rodrigo Duterte kasi umamin mismo na pumatay siya ng tao. Ha? Duterte, ipakita ko sa inyo, baka kasi sabihin ninyo, chismis-chismis ako dito eh. Duterte admits killing people. Ha? Ayan, admits murdering people. Ito po, oh. Pakinggan nyo ito. I killed about three of them because there were three of them. I didn't really know how many bullets from my gun went through inside their bodies, but it happened. And I said that I cannot lie about it because, but if it means killing people kneeling down with their hands. Diba? Mamamatay tao eh. O kaya siyempre, puprotektahan ni Guban yung kanyang sarili. Hindi, ang nagbigay naman ng bullet vest noon, hindi naman si Guban. Hindi naman si Guban ang nag-ask for bullet vest. Bureau of Correction yun. Iniingatan ng Bureau of Correction yung material witness nila. Ganun lang kasimple yun. Pero pag tanga kayo, wala na tayong magagawa dyan. Kaya balik po tayo dito kay Guban. Request that I be given immunity from prosecution and placed within the jurisdiction of the House of Representatives or the Witness Protection Program, considering that my testimony will cause serious and imminent danger to my life and are self-incriminatory. For your consideration and perusal, of course, Your Honor, I attach herewith copies of my sworn statement containing my proposed testimonies in judicial affidavit, containing my retraction of my previous testimonies during the Senate, during my testimony in the court, more particularly my statement that Colonel Acerto as personal knowledge of the importation of two magnetic letters containing shabu and confiscated in Manila International Container Port on August 7, 2018. Your Honor, again, magandang hapon po. Sa hearing po namin sa korte, branch, RTC branch 35 sa Manila, binago ko na po yung statement ko doon. Na ngayon ko din po may lalabas kung bakit po tinuro si Colonel Acerto para mag-disguise ako. Pero mas mabuti po na ikwento ko ng sunod-sunod para po malaman ng ating mga kalanggalang na kongresista at mga namumuno po sa bawat committee. Oy, salamat pala, Ibian Bella, sa iyong super sticker. Dahil ako po ay ngayon pong August 7 is my 6 years na mahuli po yung magnetic lifter sa custom. September, I think, kung di po ako nagkakamali, was my 6 years when I was cited in contempt in the Senate.
Kaya pag binilang ko po, halos 6 years na po akong pinahihirapan sa kulungan. Hindi ko po mailabas ng todo ang aking hinaing. Dahil sa Senado pa lang, pagkahuli namin ng magnetic letter sa customs pagdating ko sa Senado, tinutukan ako ni Poncio Pilato. Yan po ang totoo. Nahuli po namin ang magnetic letter with Shabu sa Manila Container Port together with PDIA. Then, kasama ko po si Colonel Pardo, Director of DNCR PDIA. Kasama pa rin po namin si Colonel Asierto. Kami po ang nagbuo nito para mabuo ang malahat at maayos at mahuli ang illegal na droga, dahil yun po sa utos din sa akin ng Director ng CIS where I belong. Ako nga po pala si Jimmy Guban, Intelligence Officer ng Bureau of Customs before. Then I was also designated as the Chief OIC of the CIS Port of Manila. Ako ngayon ay si PDL Jimmy Guban with prison number 8223P5046. Masama po pala manghuli ng illegal na droga sa loob ng Bureau of Customs. Sumunod lang po ako sa utos ng pamunuan, dahil noon po ay katatapos lang natanggalin ang pinuno ng Bureau of Customs. Pinalitan na galing sa PDIA na ang pangalan ay si Commissioner Isidro Lapiña. During the time, Your Honor, operatiba na po ako, organic pa akong operatiba ng Customs Intelligence and Investigation Service. That is 17 years. Marami pong inuuto sa akin, marami pong reports na nare-receive namin na still nandoon ang mga tao ng First Family at pati sila ay nag-iimpluensya. During the first few months, Your Honor, malami na pong nawawalang containers sa Port of Manila, sa Taguluan, MICP, missing. Even in our intelligence report, we received already about 7 to 10 containers loaded with shabu. Isa ho itong magnetic letter na isiswing nila, na hinabol namin, inayos ko because I was din checked. May aksix na ho ako sa E2M. Nakuha po namin positibo, nag-joint press release ang DOC Commissioner at DG ng PDEA sa loob ng Bureau of Customs. It was a good accomplishment. Your Honors, pagdating ho sa Blue Ribbon Committee, nagbago. The night before the Senate Blue Ribbon Committee, may tumawag sa akin, hindi ko kilala, nag-ring ang cellphone. Another ring, may kasunod na text, nagpakilalang si Dismangawang. Dismangawang is our collector, deputy collector during the time sa Port of Manila. Nagpakilala siya, kaya sinagot ko, pero hindi ko kami yan magkaibigan as an employee of the Bureau. Sinabi niya na tumatawag sa iyo si Paring Bini. Kausapin mo. Si Paring Bini. I am referring to Mr. Bini Antiporda. Kausapin mo kung ano pa magagawa sa kargamento. Sinagot ko agad siya, Madam, sorry. Trabaho, huli na yan. Accomplishment yan. Panoorin din natin mamaya after nito, mga tol, yung pahayag ni Colonel Asierto, ah, para mapagtagni-tagni natin yung mga pagkakataon. Your Honors, pagdating po sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, nag-hearing after the hearing, sinight kagad ako, I was cited in contempt. Dinala ko kagad ako doon sa kwarto. Gusto ko hong magpahinga. Tiningnan ko kung anong pwede kong magawa. Dahil mali pala ang magtrabaho ng tama. May sumunod po sa akin na kumatok. Sabi ko, siguro ko may tutulong sa akin. Nagpakilalang, taga Blue Ribbon to. Buksan mo pinto, babae. Sana po makuha natin ang CCTV. Nakita ko po, staff ng Blue Ribbon.
May sumunod po sa kanyang pumasok diretso sa kwarto ko. Tuloy-tuloy po akong tinuturo, dinodoro. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail. Di tatagal ang buhay mo. Divorce your honor, sinabayin niya pa pati anak ko. Alam namin kung nasaan yung anak mo sa Makati. Madali kidnapin yan. Your honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako sipain, bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang, at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Benny, Antiporda, magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan, palagi yan sa Malacanang. Official pa yan ng National Press Club, Press Club. Si Michael Yang, doon po lang din nga po nalaman. Your Honors, halos hindi ko humatansya na intelligence report namin ay doon palang validated na na may mga trabaho si Michael Yang at ang kanyang kaibigan ng illegal na droga. Halos, sabi ko, Diyos ko, akala ko trabaho lang to. Your Honor, doon pa ako nag-isip. Nag-isip, nanalangin, at sinabi ko sa sarili ko, para safety ako. At alam kong kaibigan ko naman si Kenny Lacierto at malapit sa intelligence report namin, siya na lang ang dinisguise kong importer ng magnetic letter loaded with shabu. Your Honor, before the time nung ma-apprehend namin yang... Napapasok tayo ng mga bayarang trolls ng mga Duterte, oh. Nag-i-spam pa sila, bahala kayo sa buhay ninyo. Basta makinig tayo, ha? Container. May kasama akong si Hernan Abaryo. By the way, Your Honor, ang may-ari niya na Bicaba Trading, ang consignee na yan, ang may-ari ay Tiga Calapan, Oriental Mindoro. Meron akong kasama na Tiga Oriental Mindoro. Magkasabay, nalaman ko kagad kung sino si Mr. Bicaba Trading, Bidasto Cabral Barakil. Dahil si Hernan Abaryo ay Tiga Roon, na-check niya kagad kung sino si Bidasto Cabral Barakil. Ang pamilya ay nandun lang sa... Ang pamilya ni Hernan ay Tigaroon sa Calapan City. Si Mr. Barakil ay nagtatrabaho lang bilang traffic enforcer sa Calapan City. Bago ko pa yan binigay sa PDIA. Inalam at kinausap ni Agent Hernan Abaryo. Umuwi, kinausap, tinawag. Pare, pakikonfirm mo na lang kung meron parating or what. Alam nyo, yung tatlong tao, normal na normal. Parang walang nangyayari sa kanila. At yung isang inchik, dalawa o tatlo, sabi sa akin, pare, yung inchik nga, hindi takot eh. Sabi ko, bakit? Sabi niya, Michael Yang yan eh. Michael Yang yan, and months. Pulong. Kami, hingin na lang ng tulong sa inyo, tulong yan. Wala pong kakwinta. Parang hindi po na, parang normal na normal lang. Na yung importation ay, kay Mr. Bidas ang consignee ay Bicaba Trading. Your Honor, yun pong tatlong yun, nakuha po yun ng PDEA. Invited by the PDEA or arrested. It was only presented once sa Senate. Umamin sa Senate na kanya yung gamit ko. Gamit. Pinakiusapan siya ni Mr. Ponichin. I'm sorry, Your Honor, wala pa akong copy. Nagaling po talaga ako sa Biocor. Nandoon po yan, nababasa po yan natin, mababasa at mababasa natin yan. And I can bring that document here. Napakalinaw ng tanong ng chairman ng Magic Blue Ribbon Committee, ah, ng Senate Blue Ribbon Committee. Your Honor, inamin, may ebidensya, yung tatlo lang muna. Bakit nila winala hanggang ngayon? Anim na time po ako nagsasuffer sa kulungan. Ang tukhana, double barrel, kunti lang na droga, kulong kaagad, patay kaagad. Nasaan itong tatlo? Si Mr.
Bidasto Cabral Barakil, Lagrimas Katipan, Emily Lukigan, ang alam ko yung itsik, pinakawalan din nila. Ano ang meron? At bakit po ako ang dinidikdik hanggang sa Bucur? Nakarating ako na nanghuli lang po ako ng illegal na droga. Wala akong nawala kahit katiting. Inorderan po ng judge na sunugin, sinunog, nandoon po ang testimonya ng mga pidiya. Kasama kong pidiya sa aking opisina sa Bureau of Customs. Kami po ang nanghuli. Ano po ang particular na batas? Ang ibabayolate ko? Conspiracy to import? Or yun ang grand conspiracy na linisin ang pangalan ng Pas Family at si Michael Yang para pagsalitain pa ako at papirmahin na ang kasama doon sa importation ay isang politiko na kalaban nila na hindi ako pumayag. Dahil sabi ko walang alam yan. Ang tinutukoy na politiko si dating Senador Antonio Trillanes. Ngayon, sa post ni Antonio Trillanes, shinare niya, ito pong naging pahayag naman ni Colonel Acierto, kaugnay pa rin po ng mga katiwalian, irregularidad, illegal na gawain, di umano, ng mga Duterte at ng mga malalapit po dito. O, pakinggan po natin ha, saan ang chismis dito mga DDshits? Lahat po ito, ibinabahagi lang namin, publicly available. Saan ang chismis? Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Police Colonel Eduardo Acierto. Ako po ay isang polis na nanilbihan ng mahaba at tapat para tulungan masawata ang illegal na droga sa ating bansa. Matagal po akong naging anti-narcotics operative at natalaga po ako bilang deputy director ng PNP Anti-Illegal Drug Group at PNP Drug Enforcement Group. Ako din po ang parehong police colonel Eduardo Acierto na matagal nang ipinapahana at ipinapapatay ng dating Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko pulis. Pinapapatay ko ako ni Duterte dahil natalisod ko at pinaimbisigahan ko sila Michael Yang at Adan Lim na malapit ni... Pakinggan ninyo kung ano yung sinabi ni Duterte sa ating mga kasundaluhan at kapulisan nung galit na galit siya rito kay Acierto. Ito yun. Hanggang ngayon, papalis pa ako ng tao. I'm trying my best. Huwag kayo maniwala nitong lalo na ito si Acierto. Ito nga yung putang, tanungin ko kayang militare at polis, bakit buhay pa yung putang ilang yun? Man, he was the guy na nag-import ng AK-47. 1,000. Ang galing nila mag-twist, ano? Anyway, kung ang pagbabasihan natin, katotohanan sa sinasabi nitong si Guban. Kung ang pagbabasihan natin, rather, mga sinasabi ni Guban. We do not know kung ano talaga katotohanan dyan. Pero, kayo na ang humusga, mga tol, yung mga sirkumstansya. Bakit galit na galit si Rodrigo Duterte doon? Nung mga panahong iyon. Partikular dito rin kay Acierto. Nilang kaibigan ni Senator Bongbo. Kasi, kay Guban, ano ang pahayag ni Rodrigo Duterte? Kahit walang basihan, ipapa-aresto? Kanino ko ba nakita yun? Kay La Itera mo yata yun. La Itera mo. Puntahan natin yung page niya. Shinare niya yun eh. Sandali ah. Tingnan natin ah. Ipakita ko lamang sa inyo mga tol kung ano yung pinagsasasabi ni Rodrigo Duterte. Ito. There's the arrest of former Customs Intelligence Officer Jimmy Guban. Rosely Cocas will tell us why. In his speech on the Malacanang events today, President Rodrigo Duterte ordered PNP Chief Director General Oscar Albayalde di ganyan kaabusadong pangulo itong si Duterte. Ha? Kahit wala sa batas, pagka ginusto niya, arestuhin niyo, arestuhin niyo. Immediate arrest of former Customs Intelligence Officer Jimmy Guban. Guban is one of those who are allegedly involved in the corruption and anomalies in the Bureau of Customs as well as the operation of illegal drugs in the country based on the special report of President Duterte provided to media. On the same report, Guban has allegedly been conniving with notorious syndicates in Taiwan and China. Para arrest po. So right after the session, you arrest him.
Sabi ni Albayale, what ground? Just arrested. Bring him to the NBI. Huwag kayo kasi kayo na, na-mention kayo dyan sa... Parang hindi abogado. Alam naman natin, alaram nga tayo ng bahagya. Dalawang uri ang pag-aresto. Merong warrant of arrest saka warrantless arrest. Walang warrant of arrest si Jimmy Guban. Di ibig sabihin, ang mga circumstances lamang ay dapat falling under the warrantless arrest. Sa pag-aaral namin sa criminology, merong anim na uri ng warrantless arrest. Pero hindi ko na i-discuss isa-isa. Dalawa lamang ang babanggitin ko. Yung tinatawag na caught in the act. Nakagawa ka, gumagawa ka, o gagawa ka ng krimen. Dapat arestuhin ka. Kahit pribadong individual, pwedeng umaresto sa'yo. O kaya, yung hot pursuit na tinatawag, merong nangyaring krimen at yung taong aaresto doon sa nakagawa ng krimen ay merong personal knowledge. Pwede niyang arestuhin yung tao na nakagawa ng krimen. Lahat ba yon applicable kay Jimmy Guban during the time? Wala. At yung apat na circumstansya pa, yung escapist, yung iba pang mga circumstansya sa warrantless arrest, hindi rin pasok kay Jimmy Guban. Pero ano gusto ni Rodrigo Duterte? Arestuhin si Jimmy Guban. Kasi gusto niya lamang. Kasi nadadawit yung pangalan ng kanyang anak, ng kanyang manugang, at ng kanyang economic advisor na si Michael Young. O ganyan, ganyan po sila. O, tuloy muna natin ang pakikinig dito kay Colonel Acierto. Ako po at kasamahan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre ng mga illegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Young at Alan Lim, mga personalidad sa illegal na droga na laging nakikitang nakasama ni Pangulong Duterte at Senator Go. Yung kasamahan ko pong si Police Captain Perote ay dinuko po sa lobby ng isang hotel sa Bacolod ng lima armadong kalalakihan na nakasuot ng bonnet at bulletproof vest. Meron din po silang mga lookout sa labas. Hindi na po makita hanggang ngayon si Perote. At malamang patay na si Perote. Ngayon, yung mga nangyari na yan mga tol, sa totoo lang, ha, pag nakabalik sa posisyon ng mga Duterte, baka kami, ako in particular, isa sa mga vlogger na mawawala. Ha? Alam natin ang ugali ng mga Duterte. Ha? Pero hindi tayo natatakot doon. After all, lahat tayo mamamatay eh. Naniniwala ako na hindi makakabalik sa pwesto ang mga Duterte. Sa tulong nating mga kababayang Pilipino, git sa lahat, naniniwala ako na hindi yan hahayaan ng ating Panginoon. Kasi ang kasamaan, talagang may katapusan. Ang kasinungalingan, malalantad kinalaunan. Lahat ng mga pagkakamali ay dapat pagbayaran. Hanggang dito na lamang mga tol. Maraming salamat sa inyo. Kayo na ang humusga sa mga napanood po natin na mga nagsasalita sa harapan ng publiko ngayon. Kung sila ba'y nagsasabi ng totoo o hindi. It's up to you mga tol. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan. Shout out sa inyong lahat mga tol. Ha? Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.